Bakit? Pwede pong makausap si Lucille? Sino po sila? Pakisabi si Laura. Pasok po. Salamat. Ma'am? Ma'am, may naghahanap po sa inyo si Laura daw po. Ano ginagawa niyo dito? Pwede ba kitang makausap? Depende. Kung may matinukang sasabihin. Bakit kailangan pahirapan mo, anak ko? Laura. May sakit ngayon si Kara dahil sa pagpapahirap na ginawa sa kanya ni Lucille. Lucille, ano to? Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Pumunta kami rito para makipag-usap sa'yo ng maayos. Kung ayaw mo ang trabahong ginagawa ni Kara, edi tanggalin mo siya. Dahil kilala mo naman yung batang yun eh, hindi yung sumusuko. Ilang taon na ba yung anak mo? Hindi ba niya kayang magdesisyon para sa sarili niya? Alam mo kung hindi niya kaya yung pressure, kung hindi niya kaya yung trabaho, edi sumuko siya. Akala ko ba magaling yung anak mo? Edi inamin mo rin na ginagawa mo talaga to para pahirapan siya. Alam mo kahit anong gawin ni Kara, kung hahanapan at hahanapan mo siya ng butas, wala siyang magagawang maganda sa mata mo. Pwede ba umalis na nga kayo? Inaaksayan niyo yung oras ko. Umalis na kayo! Hindi ba talaga kayo aalis? Wala na kayong dinala sa buhay namin kung hindi gulo. Alam mo, Laura, ang lalaki na ng mga anak mo pero hanggang ngayon, nagtatago pa rin dyan sa saya mo. Walang kinalaman si Kara sa pagpunta ko. Ako mismo ang gusto ko mausap sa'yo. Gusto ko malaman, Lucille, anong klaseng tao ka ba? Mas mabuting tao kesa sa'yo. Mabuti? Yan ba talaga ang tingin mo sa sarili mo? Mabuti ka? Na kailangan mo magpahirap ng tao, manakit ng tao para lang maging masaya ka? Alam mo, walang pumipilit sa mga anak mo na manatili sa buhay namin. Ngayon kung nahihirapan sila sa mga pinaggagawa ko, pwes, sabihan mo sila na lubayan ako. Ikaw ang pinakamalungkot na taong kilala ko dahil nasa iyo na lahat na kayamanan, no? Pero hindi mo magawang maging masaya. Tinutulak mo pa yung isang tao na wala namang ibang gusto kundi ang lumigaya ka. Ako ba ang malungkot? Ako ba ang nakakaawa? Ano bang tingin niyo sa pamilya ninyo? Eh manluloko kayo, hindi ba? Pamilya kayo ng mga sinungaling at magnanakaw. So dapat, ako ang mahiya sa inyo? Ngayon, kung nahihirapan si Kara, kulang pa yon. Kahit na ano sabi mo sa kanya, hindi makikinig yan. Hindi maintindihan nila. Sana, hindi mo pagsisihan balang araw ang ginagawa mo. Don't worry. Isa lang naman ang pinagsisisihan ko eh. Hinayaan ko makapasok si Kara sa buhay namin. Sana noon pa lang, nalaman ko na yung katotohanan. E di sana, hindi ko siya tinulungan. Hinayaan ko na lang siyang mamatay. Ano? How dare you! How dare you! Ano ba? Tama na! Pero huwag yung mama ko. Wala po silang kasalanan. Ako po ang pumili sa kanila para sumama kay Daddy noon. Kung ayaw ninyong nasasaktan, umalis na kayo. Kayo ang sumusugo dito. Pasalamat nga kayo, hindi namin kayo pinapupulis. Hindi nyo ba kami nakikilala? Mga akosta kami. Kaya namin bilhin bawat isa sa inyo. Kaya namin kayong durugin. Kaya huwag kayong magtapang-tapangan. Sa susunod na saktan niyo ang anak ko, pinapangako ko sa inyo, magiging impyerno ang buhay ninyo.